ma-mobilize the 1970s sa 17 hektarya. Ang Alimango kasi, lumalaki ng malalaki yan. Siguro may yung iba 1 kilo, yung iba 500 grams, 700 grams. Sa Sugpo, at Sugpo naman, yung tiger prawn, lumalaki din yan minsan mga 120 grams, 7 pieces o 8 pieces per kilo. Ang Alimango, pag sariwa, buhay. Yung pag na namatay na yan, medyo nagkaroon mga isang araw, nagkakaroon ng iba na yun nasa mga Alimango, pwede mayiyelohen. Sa Sugpo, may tinatawag kami na head-on. Yung head-on na kayo maganda kahuhuli, ilaluhin mo na. Magandang klase yun. Lang kasi yung Sugpo, nung pabalik tayo ng 1980s, Pilipinas ang number one producer ng Sugpo sa 80s. At sa Lokoyang, lahat ng namamalize daan dito sa Bataanon, Bataan, Pampanga, Bulacan, medyo nagsisikita. Magaganda ang kita ng mga fish pond operator, fan owner, yung mga nagsisikita sa Sugpo. Hindi kasi ako, ang pag-aalaga ko, iisang klase lang eh. Basta magpapan preparation ako. Full culture kasi ako pag nag-aalaga ng halo-halo, tilapia, bangus, Sugpo, Alimango, except hipon. Mula nung namlaisdaan ako, ganun ang ginagamit ko ang style ko hanggang sa ngayon. Yung technology kong luma, aga ngayon, ginagamit pa. Ang klase ng pagkuli, marami din. Meron, dumidepende kami sa low tide, high tide. Sumasaklit kami. Meron kami ginagamit na lambat, kung tawagin namin, pukot na malalaki. Mga 60 meters ang lapad. Meron. Yung isang bantay, yung bari mo, meron siyang hawak ng mga 15 hektarya o 20 hektarya. Ang sweldo nung araw mga 1980s, 3,000 to 4,000 lang yata eh. Pero after ng harvest namin na Sugpo, after 4 years or 4 months, 5 months, pati pan preparation, ang misang pumaparte yung bawat bantay ng pinakamababa, 30, 80,000. Ako, ang mga benepisyo ko na ako, nakakatulong ako sa mga tao ko kahit ako paano meron akong mga taong tinutulungan arawan, yung meron akong daily, meron akong buwan ng swelduhan. Kaya rin ngayon, mga pan-preparation namin, kailangan sa pan-preparation pa lang ayos na, kailangan bibigyan mo ng toto naman ng pansin yung para walang kasiyap-siyap, magamit yan ako ng fertilizer kung ano like daan, paglalagay mo ng simila, pagpapakain, bantay sa pag lumalaki, kinakailangan bantay sa tubig, kailangan marunong kantumingin ng tubig na maganda. Nung araw kasi, hindi kami nagpipids. Ngayon, karamihan ngayon, kaya po gumagamit ako ng mga commercial feeds. Tapi feeds ang ginagamit ko. Nung mga panahon namin sa malakas ang Sugpo, hindi kami gumagamit ng mga commercial feeds. Ang ginagamit namin nung araw, gasang, alamang, mga galunggong. Nung mga nakaraan administration kay Aquino, nabibinyan kami ng different fingerlings. Ang number one problema po namin dito sa Bataan, Pampanga, Bulacan, yung tubig na ginagamit namin na nanggagaling sa Manila Bay. Siguro kung mabibigyan po ng option ng ating pamahalaan yon, yung mga waste na kung mga pabrik ang malalaki, yung mga taong mga walang pakundangan na walang mga iniisip o hindi pa sarili, tapon dito, tapon doon ako, ano lang. Sana po, matulungan nyo kami. Hindi lang po ako, hindi lang po mga tiga-Urani, hindi lang po mga tiga-Bataan. Yung buong Bataan po at Pampanga, Bulacan, na medyo talagang kailangan na po namin ng tulong nyo. Yun lang po.